Dean, medyo ano, no? Of course, congratulations are in order dahil this is, well, I don't want to exaggerate, ano, pero it really is an amazing feat, no? Lima, top five, Panay UP ito. And I was looking at yung 2020-2021 board passers. Well, it was top two also were from UP. Tama po ba? Yes, apat dun sa 2020-2021 passers ay yung tinatawag na excellent passers nung panahon na yon. Correct. Yes, opo. Opo. So, mamaya na natin itatanong kung anong sikreto ninyo. Pero were you expecting this? Of course, everybody wants this particular feat, ano? Pero Dean, ngayon lang ba nangyari ito o baka naman in the past meron pang mas madaming nag-top sa UP? So una, no, syempre mahirap i-expect o mahirap na maisip na mangyayari to maski anong panahon kasi nga ang bar examinations ang isa sa pinakamahirap na kumbaga licensure exam sa Pilipinas. Sa aking pagkakaalam, no, hindi pa to nangyari dati pero pinapa-check ko nga po yun sa ngayon, pinapa-verify ko. Pero gayon pa man in recent years, kakaiba tong nagawa ng aming mga estudyante, ng aming mga graduates at sa totoo lang sa kanila dapat lahat ng parangal na ibigay natin. Kasama na rin sa mga naging guro nila, no, na sila naman ang naging responsable para maipasa at magkaroon ng magandang scores ang ating mga bar candidates. At yung alaga rin, no, may talagang pag bar exams, may kultura ang mga law students na inaalagaan nila yung aming mga bar candidates. So may bar operations commission kami, fellow students nila. Talagang lahat ng kailangan nila binibigay, lahat ng suporta, lahat ng materyale. So it's a community effort. So tuwang-tuwa ako para sa UP Law community at para na rin sa University of the Philippines community. Sabi nga po, Dean, di ba, it takes a village, no, to raise a child. Paano pa kaya to make five top-notchers ng bar na ito? Eh, kung ayaw tanongin ng partner ko, ako na magtatanong, what's the secret, attorney? What did you do? Meron ba kayong specific trainings for your students? Kasi bar exams, napakahirap po nito. Hindi lahat pumapasa. Yeah. Alam mo, mahirap. Wala naman kaming ibang ginawa talaga, no? Siguro lang dahil nanggagaling tayo sa pandemic na medyo naiba yung ating mga pamamaraan ng pagtuturo, no? Medyo naging conscious kami na i-ensure, no, na nakuha pa rin ng aming mga estudyante yung dapat nilang matutunan, yung dapat nilang training. At siguro yun lang ang pagkakaiba, may ibang pananaw, may ibang concern, no, na uy, kailangan ihanda na natin yung mga estudyante natin, hindi lang para sa bar exam, no, but para sa pagiging abogado after nila makapasa ng bar exam. So I suppose there's that coming from the pandemic factor, no, na nagkaroon tuloy kami ng usapin at focus na uy, kailangan nating siguraduhin na our students are still top notch, no, or qualified when they take the bar and when they practice later on. But how did you find the pandemic affecting yung kanilang pag-aaral? Ito po kasi others got medyo na crazy nung nag-pandemic, 'di ba? Hindi sanay na na-isolate sila. But being alone also gives a different kind of focus, eh. Hindi po ba? So yes, nakatulong din po ba 'yan? What did you think po? Well, ang hirap sabi kasi yun nga, no, sila siguro itong batch na to between yung mga iba pang nag-exam noong 2020-21, sila yung pinaka konti, no, yung konti yung naging face-to-face interactions or face-to-face classes. So siguro patunay din to na that the other modalities of learning, no, yung remote or hybrid, asynchronous, it can also work, no, basta tama lang yung mga pamamaraan natin. So I think there was really a concerted effort in the community, knowing where we were coming from, no? The pandemic, the restrictions, and
the adjustments that had to be made in our learning modalities, there was a conscious effort to ensure, no, sa, siguro kung masipag na kami dati, mas masipag pa lahat ng faculty, lahat ng staff namin, mga librarians, no, lahat ng tumutulong sa amin sa kolehiyo, pati mga estudyante, na siguraduhin na makakapasa, no? Okay. Una, nag-graduate ng mahusay ang aming mga estudyante at makapasa sa bar examinations. Chancellor, yung coming out of the pandemic, ano, nagsimula kayo doon, so I guess mas maraming mga hurdles, ano, mas maraming challenges para sa ating mga estudyante at saka yung mga bar candidates. But at the same time also, hindi po kaya mas marami talagang pumasang ngayon? I don't know whether you have drilled down already, no? Pero mas mataas ba ang porsyento ng mga pumasang ngayon kesa sa bago magpandemya? Malaki-laking, medyo mas mataas yung sa taon na to relative to certain years before the pandemic. Pero ano, Peter, maraming factors ang nagko-contribute dyan. Sometimes, nagde-decide lang din talaga yung Supreme Court, no? Depende sa pananaw nila, sa pangangailangan ng mga bagong abogado, and among other reasons, no? Nag-iiba yung mga passing percentage, and that is decided, in a way, that is also decided by the Supreme Court. Mahirap, no? I think it's safe to say na mahirap makumuha ng trend, no? Mahirap kumuha ng trend. Pero hindi ito yung pinakamataas. Hindi ito yung pinakamataas na passing percentage. Sa totoo nga, yung sa 2020-2021, mas mataas pa yung passing percentage. Ah, okay. Tinitingnan ko po itong top 5 natin na lahat eh galing ng UP. It's yung difference between the number 5 and the first placer is less than 1%. Ganun talaga. Amazing, ganun talaga. Kaya nga, alam mo, malaki dyan ay siguro swerte na rin or fate as you would call it. Pero siguro masasabi natin dyan, magagaling lahat ng top 10 or hanggang sa top 30 passers natin. Yeah, They're almost of equal caliber. Mm-hmm. And ang ano lang, irarank talaga sila based sa score. And nakakatuwa lang at very thankful kami na yung first 5 nga, no, of the top 30 ay galing sa UP College of Law. In total, you have the top 11 in the top 30. Oo, I mean, 11 no? sa top 30. Grabe, I mean, hindi lang po pwedeng bonfire lang ito, Chancellor. Malaking celebration to na sana yung nakikita ko yung iba naming top notchers, no? Nasa, nakikita ko sa aking Zoom feed. Sana nga makadating sila sa amin sa Lunes, no? Meron kaming pagpupugay sa kanila, no? Sa Lunes ng gabi. Opo, opo. Kailan ang oath taking po, Chancellor, if you know already? I think it was announced parang early May. Hindi ko lang natandaan, no. Hindi ko lang natandaan. First week of May if I'm not mistaken. Meron po bang mga incentives itong mga nag-top? I mean from UP? I think the honor is incentive enough for them. Pero wala sa other than the prestige, the honor that they bring to themselves, their families, and to our UP law community. We don't know. We don't have any other incentive. Mm-hmm. Mm-hmm. Si UD, no? Kinilig na sana yung mga nasa Zoom na top notchers na may incentive daw ba? Baka daw meron din. Habol pa. Ano lang, pwede pa naman sigurong pag-isipan yan. Pero historically lang. Wala naman talagang separate po. Opo. Din yung ano, yung UP, nung mag-champion sa UAP, may incentive eh. Paano kayo ito, no? Top 5 pa. O, Dean, this, hindi nyo pa po nahahanap, no? If this is the first time that UP got the top 5 straight in a row? Hindi pa namin ma-verify, pero marami nagsasabi based on just recollection na baka nga ito pa lang yung pagkakataon na yon. Pero matagal na kasi yung bar exams eh, kailangan talagang balikan. Yeah, sige, kailangan balikan. And not all the results are available na as information on the web, for example. Mm-hmm. Yes. Sige, Dean, before we let you go, you have on the Zoom some of the top 5 natin, not just for them, but also for those who graduated. Your message, please, to our new lawyers.
Yes, as I said to in my posted message sa aming website, malaking pagpupugay, no? Huge congratulations to our successful bar exam candidates from the UP College of Law. Of course, special shout out to our top notchers, no? Yeah. This is I think I'd like to claim na this is a historic feat of this of our UP law graduates, and whatever if it's the first time or not, still this is, as we all have said, no, it's nakakatuwa naman talaga. And to Matthew, Kim, no, know that we are very proud of all of you. We hope to see you soon. Congratulations to you and your families.